Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Jack at ang mahiwagang beanstalk. Noong unang panahon, may isang batag na nangangalang Jack. Kasama niya ang kanyang nanay sa isang maliit na bahay sa Nayon. Wala silang pinagkakakitaan. Nabenta na lahat ng kanilang ari-arian. Ang tanging natira ay isang baka na merong gatas. Sa hirap ng buhay nila, maraming beses natutulog na lang si Jack at kanyang ina na wala man lang nakain. Tuwing umaga, ginagatasan ni Jack ang baka, pero kailangan nila itong pakainin ng dayami para magkaroon ng gatas. Ngunit wala silang pera, kaya nakaisip ng paraan ng kanyang nanay. Inutusan niya si Jack para ibenta ang nasabing baka. Sige, inay. Pumunta si Jack sa palengke para ibenta ang baka. Habang naglalakad, may dumating na matandang kakaiba ang itsura. Magandang umaga, Jack. Gandang umaga po. Totoy, saan mo ba dadalhin yung baka na yan? Pupunta po ako sa palengke para mabenta po siya. Ay, nako. Alam mo, hindi mo na kailangan gawin yan. Bigay mo na lang sa akin. Ha? Ako ang bibili. Ano naman pong plano niyong ibigay sa akin kung ganun? Dahil ikay mabait, meron akong ibibigay na napaka-espesyal. Ano po yun? Bibigyan kita ng 5 mahiwagang buto. Litong-lito si Jack. Huh? Amang, mukhang kakaiba nga pong anyo ng mga buto na yan. Ibang-iba nga ang itsura ng mga buto. Napakalaki nila. Mas malaki kaysa sa ordinaryong buto. Amang, ayoko pong mga butong ito. Ano po ang gagawin ko dito? Hindi sila karaniwang buto, Totoy. Mahiwaga sila. Mahiwaga? Totoo po? Bakit pong mahiwaga? Napakahiwaga nito na kapag itinanim mo ngayong araw na to, kinabukasan, tutubo itong papuntang langit. Naniwala na si Jack. Pinagpalit niya ang baka sa buto dahil ito ay mahiwaga. Oh, siya. Sa iyo na ang lahat na yan at sa akin na ang baka. Sabik na sabik umuwi si Jack para ipakita sa kanyang ina. Pagdating sa bahay, nilabas ni Jack ang mga buto habang nakangiti. Inay, tignan niyo po itong mga buto. Mahiwaga sila. Ano? Pinagpalit mo ang ating baka para sa walang kwentang buto? Oo naman po, inay. Binenta mo ang baka para dyan lang? Mangmang ka talaga! Sobra ang galit ni inay, kaya ibinato ang mga buto palabas ng bintana. Uto-uto kang bata ka! Nalungkot si Jack. Tumakbo siya sa kanyang maliit na silid sa taas. Nag-umpisa siyang magmuni-muni. Ay, bakit pa kasi ako nagpaloko? Pinagpalit ko yung baka namin para sa buto. Tuloy-tuloy ang daloy ng kanyang luha, nakatulog ng walang hapunan. Pagsikat ng araw kinabukasan, nagising si Jack at tumingin siya sa labas ng bintana. Nagulat siya. Nakita niyang isang beanstalk. Napakataas nito na umabot ito hanggang langit. Grabe, ang laki! Mahiwaga pala talaga ang mga buto. Minabuti niyang umakyat ng beanstalk. Napakataas ng beanstalk, lampas siya ng mga ulap. Ang pobreng Jack ay umakyat ng umakyat hanggat mahawakan na niyang mga ulap. Ay, ang galing! Napakaliit lahat ng bagay pag dito tinitignan. Lumakad pa siya ng konti. Umabot siya sa isang gintong pintuan. Kumikinang sa ilalim ng araw. Wow! Nang malapit na siya, ito'y bumukas. Isa siyang kaharian sa langit. Napakahiwaga nito. Manghang-mangha si Jack sa kagandahan ng kaharian. Habang papasok sa kaharian, nakita niyang isang nakakatakot na higanting natutulog sa upuan. Gutom na gutom siya dahil sa pag-akyat niya sa beanstalk. Dahan-dahan siyang pumasok hanggang nahanap niya ang kusina. Nakakita siya ng sariwang prutas at gatas sa kusina.
Lumapit siya para kunin ang mga ito. Biglang may maingay na tunog. Ha? Ano yung maingay na yun? Takot na takot si Jack. Tumakbo siya para magtago sa maliit na lungga. Fee-fi-fo-fum! Naamoy ko ang dugo ng isang dayuhan. Buhay man siya o di kaya'y patay, hahanapin ko siya at kakainin. Wala nang sasara pa sa taong inihaw sa tinapay. Sarap niyan! Walang mahanap na tao ang higante. Kaya kinain na lang niya yung ulam na nasa lamesa. Nilabas niya ang kanyang sako ng ginto. Binilang niya at tinabi sa taas ng lamesa. Tapos, siya ay natulog. Dahan-dahang lumabas si Jack sa kanyang pinagtataguan at kinuhang isang sakong ginto. Inisip niya, mawawala na ang galit ng inay niya sa kanya. Ah, ang bigat naman nito. Dadalhin ko na to at tatakas na ako. Bumaba siya ng beanstalk dala ang sako ng ginto. Umuwi siya at ibinigay ang ginto sa kanyang inay. Isang sakong ginto? Ha? Saan mo ito nakuha? Kinuwento ni Jack ang mga pangyayari sa kanyang inay. Sobrang ikinatuwa ng kanyang nanay na meron na silang ginto at ito'y nakabalik ng matiwasay. Pagkatapos ng ilang araw, umakyat ng beanstalk ulit si Jack. Umakyat siya hanggang nakarating sa bahay ng higante. Gaya ng dati, nakita ni Jack na tulog ang higante. Ngunit ngayon, siya ay humihilig. Napakalakas ng kanyang hinig. Tumakbo si Jack sa isang sulok para maligtas ang tainga. Nagising ang higante. Napatalon si Jack sa takot at nagtago sa ilalim ng kama. Fee-fi-fo-fum! Naamoy ko ang dugo ng isang dayuhan. Buhay man siya o di kaya'y patay, hahanapin ko siya at kakainin. Wala nang sasara pa sa taong inihaw sa tinapay. Wala namang bata dito. Walang mahanap na tao ang higante. Tapos, nilabas niya ang inahen at sumigaw. Mangitlog ka na ngayon ng ginto! Nangitlog ng ginto ang manok. Itinabi ito ng higante sa basket at siya'y natulog. Pagpasok niya sa loob, nakita ni Jack na merong pagkakataon. Kinuha ang inahen at bumaba agad-agad ng beanstalk. Pagdating sa bahay, kinuwento sa ina mga pangyayari. Tignan niyo, inay! Nakakuha ko ng inay naman! Nangingitlog ng ginto! Tignan niyo po kung paano! Mangitlog ka na ngayon! Ng ginto! Sobra ang tuwa ng nanay ni Jack sa kanya. Sa ikatlong beses, umakyat ulit si Jack sa beanstalk para pumunta sa kaharian ng higante. Ngayon naman, nakita niya ang higanteng tumutugtog ng magandang alpa. Nagtago sa ilalim ng lamesa. Fee-fi-fo-fum! Naamoy ko ang dugo ng isang dayuhan. Buhay man siya o di kaya'y patay. Hahanapin ko siya at kakainin. Wala nang sasara pa kesa sa taong inihaw sa tinapay. Sarap niyan. Ngayong araw na ito, mahahanap ko yung dayuhan na yan. Hinanap niyang mabuti pero hindi niya ito nakita. Nakatulog siya dahil sa matinding pagod. Samantala, kinuha ni Jack ang alpa at nagbalak ng umalis. Ngunit, biglang umiyak ang alpa. Saklolo, amo! Saklolo!
Ninanakaw ko ng isang bata. Inilalayo niya ako sa'yo. Nagising bigla ang higante at nakita si Jack na dala ang alpa. Galit na galit nitong hinabol si Jack. Ha! Ikaw pala ang nagnakaw ng inahin at isang sakong ginto ko. Paparusahan kita, bata ka. Pero mas mabilis si Jack sa kanya ng dihamak. Napakabilis si Jack na kababa sa beanstalk at ang higante nang namalayang siya ay niloko ay sumunod pababa. Nadulas nang nadulas pababa si Jack sa beanstalk. Pagkababa niya, kinuha ang palakol sa bahay nila. Sinimulan niyang palakulin ang beanstalk. Naputol ang beanstalk at nahulog ang higante. At nabagok ang kanyang ulo. Tuluyan din nahulog ang beanstalk sa higante. Nang nakita ito ng nanay ni Jack, siya'y nasindak. Natanto niya ang kanyang kamalian na hindi niya pinigilan si Jack sa pagnanakaw. Naging sakim si Jack. At ito ay pwede niyang ikamatay. Niyakap niya ng mahigpit si Jack, nagsisisi at nagpaliwanag. Jack, pasensya na at pinabayaan kitang magnakaw. Dapat pinagsabihan kita. Paano kung nahuli ka ng higante? Wala ka na dito para mayakap at mahaggan. Inay, ang laking leksyon ang natutunan ko ngayon. Magtatrabaho ako na maigi para kumita ng pera. Si Jack at ang kanyang inay ay mayaman na ngayon at sila ay nabuhay ng masaya magpakailanman.